Itinuturing na si Negros Oriental Congressman Arnie Teves bilang highest mastermind o pangunahing utak sa pagpatay kay Governor Orwel Degamo. Base raw yan sa mga nakalap na ebidensya at testimonya mula sa mga nahuling sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Teves. Arnie Teves. Andolfo Alipit Teves. Mastermind. Gusto ko malaman yung diretsong itinuro ng pangunahing mastermind si Congressman Arnie Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Positibo raw na itinuro si Teves ng karamihan sa mga inarestong sospek, pati ang mga ebidensya ang mambabatas din ang tinutumbok. Kung sa pelikula raw, executive producer si Teves na nagpondo umano sa pagpaslan kay Degamo. Yung mga baril sa kanya galing, siya bumibili ng mga baril. Yung lugar kung nagtatakuan, bumibili ng sasakyan. Pinifinansya lahat. Kaya producer nga. Pag-aari rin daw ni Teves ang helicopter na sinakyan ng mga suspect para tumakas. Nakalagay sa helicopter, Teves cares. Kung si Teves ang executive producer ng krimen, tila casting director naman niya ang inaresong si Marvin Halaman Miranda, isang military reservist. Inaaresto kita sa pagkakasakot mo sa pagpatay kay Governor Degamo noong March 4. Tanghali ng March 31, nang mahuli siya sa isang resort sa Barbasa, Antique. Si Marvin ang bumili ng mga baril at ang nag-recruit sa mga gunman. Sa presko ng Joint Task Force Degamo, ipinakita ang mukha ng mga gunman at ni Marvin. Marvin Miranda, upon the instruction of a certain boss idol, Big Boss Calbo, was the one who recruited them and the person who provided logistical and material support during the planning and execution of the assassination plot against Governor Degamo. Tinitingnan din ang sinasabi ng mga Degamo na may mga pulis na nagsilbing spotter sa pamamaril sa opisyal. Gayon din sa mga iba pang serye ng patayan. Meron pang litrato doon na ang isang lookout ay active member ng pulis, no? So ganito po kadelikado kaya hindi pa namin mailabas kung sino-sino ang aming mga witnesses na iba. Ang PNP naman, nagsagawa na ng balasahan ng mga pulis sa Negros. Tumanggi na magsabi si Justice Secretary Boying Rimulya kung kailan may sasampa ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek. Kabilang na ang dalawang itinuturong mastermind na sina Miranda at Teves. Ang tiyak lang daw. We can say that we have made significant progress in finally putting this case to a close. Case closed na to, prosecution na tayo pagkatapos. Sa ngayon, hindi pa rin makakauwi ng Pilipinas si Congressman Teves. Hindi na muna sumagot tungkol dyan ang abogado ng kongresista. Hihintay na lang daw muna nila ang isasampang kaso sa tamang panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Para magbigay ng kanilang pananaw tungkol dyan, makakausap natin si Attorney Levy Baligod, abogado ng pamilya Degamo. Magandang umaga, Attorney Baligod. Attorney, kayo ho ba katulad ni Justice Secretary Boying Rimulya, maituturing nyo na rin hubang case closed itong kaso? Well, sa mga ebidensya na hawak ngayon ng Department of Justice, ay maaari na ngang sabihin na case closed ang March 4, 2023 incident, no? Pero sa amin po ay marami pa kaming kinukuhanan ng mga statement ng mga witnesses patungkol naman sa mga nakaraang mga patayan diyan sa Negros Oriental. At sa amin pong pagsasaliksik ay meron ng mga 64 na mga victims na willing na ring tumulong yung mga nakakaalam sa mga krimen na ito. Okay, 64 cases so ng pagpatay. Anong time frame ho itong pinag-uusapan natin dito, Attorney? From 2012 to 2023 po. Mm-hmm. Medyo may kahabaan, ano? Pero particular dito sa kaso ho ni Governor Degamo, ano yung mga ebidensya ninyo na talagang makakapagturo kay Congressman Teves bilang pangunahing utak talaga sa pagpatay sa dating gobernador? Kung pakikinggan po natin yung sinabi ni Secretary Rimulya, ay meron ng sapat na ebidensya na hawak ang Department of Justice para maikonekta si Congressman Teves at ang kanyang kapatid na si Pride Henry Teves sa
March 4 incident, no? Mm-hmm. Pero maliban po sa mga statements ng mga Siam na dating sundalo, ay meron pa po kaming hinahawakan ng mga witnesses na hindi po kasali sa o wala sa kustodiya ng Department of Justice na ipapakita na lamang po namin pag dumating na yung kaso sa husga. Meron ho kayong hawak ng mga witnesses. May iba pa ho ba kayong detalyeng maibibigay dito? Ano yung mga impormasyon na posibleng bago na maihahain nito mga sinasabi ninyong witnesses na hawak ng inyong kampo sa ngayon? Ganito po, no? Magmula sa dalawang masterminds, ay meron silang tatlong tao na pinaghatian nila ang trabaho para maisakatuparan yung assassination ni Governor De Camo. Ang isa po dyan ay si Nigel Electona. Siya ang nagbigay ng safe houses, mga pagkain at ilang mga kailangan nila sa kanilang operation, surveillance, no? Yung pangalawa naman, si Martin Miranda, siya po yung nag-recruit ng mga hitmen at siya rin yung bumili ng mga baril, no, na gagamitin nila. Pero meron pong pangatlong tao na sa ngayon ay hinahanap pa namin kung nasaan siya, pero may pat na kaming ebidensya na siya yung taong kailangan nating hanapin. Siya po yung nag-conduct ng surveillance, no? Intelligence gathering po ang trabaho niya. Mm-hmm. So, ang tawa po niya ay nag-recruit siya ng mga maaari nilang kakutsaba ng mga empleyado o malapit kay Governor De Camo, katulad mga ilang kamag-anakan pa, no, na na-recruit nila. At sila ang nagsasabi kung nasaan si Governor De Camo, saan siya parati, no, tuwing Sabado, ilan ang mga security na nakadetail kay Governor De Camo, saan ang pwesto nila. Mga ganun po ang trabaho nitong pangatlong tao. Ito po yung parang intelligence officer nila. Okay, bilang intelligence officer, kumbaga nyong maituturing itong sinasabi ninyong pangatlong witness na hinahanap pa, ano? Ito ho ba, itong taong to, meron din kinalaman sa militar o sa pulisya? Wala po. Civilian po itong tao na ito. Mm-hmm. Pero sa ngayon ho, paano ho kaya ito uusad lalo pat si Congressman Tevez eh, hindi pa rin nga ho nauwi ng bansa? Sinasabi nga po nila na nasa labas pa ng bansa si Congressman Tevez, pero meron po kaming mga impormasyon na baka nandito na siya sa Pilipinas. Mm. Ngayon ho, sinasabi rin, iimbestigahan na ng Senado yung kaso sa April 17, alinsunod na rin ho sa hiling ni Mayor Janice De Camo. Ano pong inaasahan ninyong matatalakay rito? Gustong ipaabot ni Ginang si Mayor Janice De Camo at ilang mga pamilya ng mga namatayan, no, na nagkaroon ng breakdown ng criminal justice system sa Negros Oriental at in aid of legislation, kailangang makita ito ng ating Kongreso, no, specifically ang Senado, para makahanap sila ng lunas at para hindi na maulit muli ang ganitong pangyayari, because the situation in Negros Oriental is a pushback towards a feudalistic environment. Mahirap po ang mga tao doon at kahit kapulisan ay na-impluensyahan ni Governor Tevez at saka ni Congressman Tevez, yung NBI, no, pati BJMP po, maniwala kayo na impluensyahan nila. And the only remaining dependable security force in the area is the Armed Forces of the Philippines. Mm-hmm. Kaya po ang naitulong ng armed forces natin para magkaroon po ng lead ang ating NBI at PNP na maaresto itong mga tao na nasa kustodiya na ngayon ng Department of Justice at NBI. Attorney, balikan ko lang ho yung sinabi ninyo kanina na meron kayong impormasyon na nasa Pilipinas na nga ho itong si Congressman Tevez. Ano-ano hong detalye yung nahawak ninyo ngayon? Kanino kaya posibleng nanggaling yung impormasyon na yan? At hindi ba dapat may confirmation din ito ng immigration na nasa bansa na nga itong si Congressman Tevez? Opo, medyo nakakagulat na
impormasyon yung nasabi ko, pero ang sabi ko nga, meron kaming natanggap na mga impormasyon. Dahil pagmula sa United States ay nag-eroplano si Congressman Tevez papuntang Incheon, Korea. Mm. And then from Korea, nag-transit siya towards Cambodia. At alam po natin na malalim at matibay ang koneksyon ni Congressman Tevez sa ilang mga maimpluwensyang politiko sa Mindanao area. Especially dyan sa Zamboanga, Dipolog area po, ano? Na palaging pupunta dyan yung yate ni Congressman Tevez noon. At yun ang iniisip namin, baka mag-backdoor siya. At may mga kailangan po kasi siyang asikasuhing personal na mahahalaga dito sa Pilipinas na siya lamang ang makakapagsakatuparan niyan. Kaya meron po kaming hinala na maaari, hindi naman 100%, na nandito siya sa Pilipinas. Okay, posibleng backdoor entry ho, kumbaga yung sinasabi ninyo. Opo. Muli, maraming salamat ho. Patuloy ho nating babantayan itong balitang ito. Attorney Levy Baligod, abogado ng pamilya De Gamo.